Hello, J.L. Riyad. Hi, Ate Ana. Gile. So, nabalitaan po namin na ikaw rin ay mag-exit na. So, mixed emotions. Unang-una, masaya ako para sa'yo. Dahil makakasama mo na yung mga bata. Talagang personal mo na silang mga hands-on. And, siyempre nakakalungkot dahil iiwan mo na rin ng J.I.L. Riyad ang One Ministry. Wala na nga ako dyan, iiwan mo pa sila. Meron lang. So, si Ate Ana, sa pagkakakilala ko sa kanya mula nung umatan ako sa J.I.L., isa siyang strong and independent woman. Isa sa mga pinabibiliban ko na lingkod ng ating Panginoon sa One Ministry, no? So, Ate Ana, ang masasabi ko lang sa iyo is God bless at God bless sa iyong bagong chapter ng buhay mo. And gusto ko lang iwan sa itong verse na ito, yung number 6:24-26. The Lord bless you and keep you. The Lord make His face shine on you and be gracious to you. The Lord turn His face towards you and give you peace. So, muli Ate Ana, congratulations. At yun lang po. Bye-bye. God bless. Magandang gabi sa lahat. Gusto namin bigyan ng final word or message kay Ate Ana. Na ito na po yun, no? This is it. There's a time for everything. So, ito na po yung binigay ng Diyos sa iyo na makauwi na ng Pilipinas. Magkasama na kayo ng iyong mga mahal sa buhay, lalong-lalo na mga anak nyo. No. So ito na yung pinagpray mo, Ate Ann. At ang message ko lang po sa iyo is the plan of God is greater than our plan. So ang Diyos talaga ang masunod sa mga plano natin para maging successful ang ating mga future, no. So at salamat sa buhay ni Ate Ana kung saan ay ginagamit siya dyan sa One sa Riyadh, JL, kung nagkasama kami at napakabait na servant of God si Ate Ana. Andun yung humbleness niya talaga. Humble masyado yung batang yan, taong yan, bata. Hindi na pala bata, taong yan at kumari ko pa yan. At napaka mapasensyosa, no? Kasi andun yung talagang nakikita ko siya kung paano siya dinil niya yung kanilang problem noon, pero hindi ko na yun anuhin, but the Lord is more faithful sa mga servant niya if we are also faithful to commit our or to submit our life to God. So patuloy lang Ate Ana, ay makauwi ka man ng Pilipinas at makasama mo na yung mga anak mo. So nandoon yung masaya na po ang mga bata na makikita ka na nila at mag-guide mo na sila. So itong isa pong kasama dito, busy naman sige, iganyan ko na lang siya. Ganyan ko na lang, sige dati. Ate Ana, at ako'y nagpapasalamat din sa iyong buhay at this is it. Parang kami, ikaw ay ganun din na makakapili mo na yung mga anak. And I hope Kuya Joel din. Salamat Ate Ana at happy ka na rin sa makasama mo yung pamilya, no? Ate Ana, isa lang verse na bibigay ko sa iyo, yung verse na may i-share ko sa iyo, Deuteronomy chapter 31 verse 8.
The Lord Himself, sabi nga niya, the Lord Himself goes before you and will be with you. He will never leave you nor forsake you. Do not be afraid. Do not be discouraged. Yeah. Ate Ana, powerful verse na galing sa Panginoon. So, go lang tayo. Sama tayo dali. Magsiserve tayo sa Panginoon. So, God bless Ate Ana at sa iyong pamilya. Kuya Joel, God bless. Yes. Stay with the Lord. Hallelujah. Thank you po, Ate Ana. More blessings. Sige, at patuloy na mag-serve sa Lord maski nasa Pilipinas na I do believe na mayroon ka naman church talaga dyan sa ano nyo, sa place nyo. So, ayun, at maging masaya na, no? Hindi naman ibig sabihin na hindi ka masaya dahil wala, hindi mo kapiling yung mga ano mo, but the more ano, maging masaya kasi magkasama na kayo. At yun nga, may verse din naman akong ibibigay sa'yo na sabi nga sa 2 Corinthians 1:20, for no matter how many promises God has made, they are yes in Christ, and so through Him, the amen is spoken by us. So this is it, no? Ito na po yung pinapanalangin mo na makapiling mo na ang iyong mga mahal sa buhay. So, praise God at patuloy lang. At ganun talaga ang buhay, mga kapatid sa GIL, Riyadh. May plano talaga ang Panginoon sa bawat isa sa amin. So, sa atin. So, nauna lang kami sa inyo na umalis dyan. So, to God be all the glory. At patuloy lang. Patuloy lang na mag-serve sa Panginoon. At marami ding pinapalit ang Panginoon diyan. I do believe madami din. So, to God be all the glory. God bless, Ate Ana. Bye-bye. Hi, Ate Ana. Hindi ka na ba talaga mapipigilan? Finally, na ito na yung pinakahihintay mo. Yung moment na magkakasama kayo ng mga anak mo. So, mahirap, pero alam ko alam ko kakayanin mo lahat ng ito para sa mga anak mo, and nakita ko yung lahat ng mga pagsisikap mo para sa kanila. So ang iiwanan ko na lang na verse sa iyo is yung Jeremiah 29:11, for I know the plans I have for you, plans to prosper you and not to harm you. So ang plano ng Panginoon ay laging mabuti at laging mainam para sa atin. So yun lang, at bagamat magkalayo tayo ngayon, nandun pa rin na namimiss ko yung mga kusina moments natin kapag tayo'y nagchichikahan. Even yung naalala ko yung pumunta kayo ni Joel sa bahay, yung sa unang bahay pa namin, the friendship will always be there. Saan ka man, or nasa Saudi ka man, or nasa Pilipinas ka man, andun yung communication pa rin natin, andun yung friendship pa rin natin na hindi mawawala. So, I love you, at ingatan kayo palagi ng Panginoon. God bless! Hi, sweetheart. Morning. Ano ba yan? This is it. Mag-exit ka na daw. Don't worry. Alam ko mahirap umalis sa bansang Saudi Arabia. Siyempre, matagal-tagal tayo dyan. Isang dekada at mahigit. No? Magkasama tayo dyan. Diyan natin, diyan na buo si Jack. No? Maraming nangyari sa Saudi. Marami tayong ups and downs, pero hindi ka mapagkakaila na pinagpala tayo ng Diyos sa bansang Saudi Arabia. Higit sa lahat sa ating mga pangangailangan, maraming salamat sa ating Panginoon. At ikaw, sa iyong pag-alis dyan sa Saudi Arabia, talahin ko ang pagsama ng ating Panginoon ay sumayo. Siyempre, hinihintay kita rito. See you next week. Mahal kita. I miss you so much. At sasamantalain ko na sa ating mga kaibigan, sa De Guzman family, Beltran family, Hoson family, Anyo Nuevo family, Villian Nuevo family. I miss you, Atelisa.
At siyempre sa ating mga kaibigan, sa Juan, sa Jam, kaila pare ko, kaila Ate Lizelle, no? At sa lahat na hindi ko nabanggit, kilala niyo na kung sino kayo. Maraming salamat sa inyo. At sa habang ako'y nandito sa Dubai, salamat sa inyo pagsama kay Ana, sa inyong pag-aalaga, sa inyong pag-iingat, no? Ang Diyos na bahalang magbigay, magbalik ng mga pagpapala na isinayon nyo kay Ana. Maraming maraming salamat po sa inyo lahat. At alam ko naman, sooner may magkikita-kita din naman tayo sa ibang bansa man o sa Pilipinas. At maraming maraming salamat po sa inyong paghatid at pagsundo kay Ana. Ang Diyos na bahalang magbalik ng pagpapala sa inyo. I miss you all, and I love you. See you soon. Mommy.